Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibago na namang kwentong ating ihahatid sa inyo ngayong araw. Pasensya na pong muli at ganito po ang boses ni Mama Mia. Hindi pa rin po tayo nagiging okay. Masyado pa rin tayo nasasaktan. Charot. Yung ating lalamuna nasasaktan sa kakaubo. At syempre yung ating dibdib nasasaktan sa mga pangyayari sa mundo. Nako. Ikaw ba okay ka lang? Ayos ka lang dyan? Ako, sana'y mas maayos ka kesa sa kalagayan ko, both physically and emotionally and especially spiritually and mentally. Charot. Ang daming linon. Anyways, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting YouTube channel. 45,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. 5,000 to go. Kwento ko na ang mapapakinggan ninyo dito sa ating channel. And syempre, quiet lang kayo dyan. Huwag natin ipaalam sa iba dahil baka may makarinig. Nakakahiya. Charot. Anyways, hello kay Lynn Flores. Maraming salamat sa iyo. Emily Lacuesta. Marvin Montesilio. Salamat. Or Marvi Montesilio. Pasensya na. Hello kay Mardina Inano. Salamat po sa mga taga Macau. Hello sa inyo. Alam kong busy-busy ang mga OFWs natin ngayon. Especially yung mga nasa mga Chinese country. Kasi malapit na po ang Chinese New Year. So busy-busy po sila. Hello po sa mga taga... Saan to? Taga Pampanga. Hello sa inyo. And happy birthday kay Jane Leslie ngayong Feb 5. Ah, kahapon. Ano? The other day pala. Ayun. Happy birthday sa'yo. And syempre, pabati raw kay Candeya Rowala Lex de Dios. Pasensya na, hindi ako marunong magbasa. Hello din kay... Sino ba to? Russell. Hello, Russell. Maraming salamat sa pakikinig. Jade Elal. Tama po ba ang pagkakabasa ko sa mga taga Hong Kong? Hello po sa inyong lahat. And sa mga taga Kuwait, maraming salamat po sa pag-wish nyo ng get well soon. Sana wag lang yung, ano ha, wag lang yung physically. Sana more importantly, spiritually, mentally, and emotionally. Charot. Hello kay Josie Valerio. Maraming salamat, Father Josie Valerio of Sampalucan, Taytay, Rizal. Hello kay Chazzy Chai from Hong Kong. Maraming thank you sa'yo. Josephine Valerio, maraming salamat. Kay Richem Argalion from Camotes Island. Thank you so much. Maraming salamat din kay Clarinel Miguel. Maraming salamat. And Almado Domingo, thank you so much. Hello daw sa mahal niyang si Jomar Domingo na nag-work sa Clark, Pampanga. Hello po. And hello kay Honey Jane Rodriguez from Riyadh. Thank you so much. Jed Angelo Di Ocampo, birthday niya ngayon. Happy birthday. Ayan, happy birthday sa'yo. Hello kay Joeline Kabuhat. Mga OFWs, hello po sa inyo. Pampatanggal raw ng stress ang ating mga kwento. Maraming salamat naman at may natutulungan tayo sa araw-araw. Yan po talaga ang... rason kung bakit kahit pagod ang boses, kahit pagod ang katawan, kahit pagod ang emosyon, go pa rin tayo, laban pa rin tayo dahil alam kong merong mga katulad nyo na nag-aantay ng mga bago nating kwento na nai-inspire sa mga kwentong ating isinishare. Maraming salamat po. Hello kay Jairan Noy o Yuraldin. Tama po bang pagkakabasa ko ng mga pangalan nyo? Pasensya na po ha. Alicia Isabella, hello sa inyong lahat dyan. Hello sa taga Dubai. Maraming salamat, Jeneline. And syempre, Nora Barido Hamandre, thank you so much sa iyo. Maraming salamat din kay Maria Fe Herodias. Maraming thank you sa GKR1 Corporation Construction Company. Hello po sa inyo. Kit Ninolia, maraming salamat. Taga-subaybay ko raw, maraming thank you. Honey Lee, maraming salamat sa iyo. Bagay Jerry from Capas Tarlac, maraming salamat sa inyo. Eileen Wanzo, maraming thank you din. Des Limbo from Kuwait, maraming salamat sa lahat mang nakikinig sa Riyadh, sa lahat ng mga... kay Jeneline Mendez, sabi niya, mag-candy po kayo ng luya. O sige, subukan ko bukas o mamayang gabi ha.
Sige po, subukan natin. Hello sa mga taga Hong Kong. Hello sa mga taga Doha, Qatar. And syempre, hello kay Jessamay Cordes for passing her exam in Japan. Congratulations! Ako, sana all nakakapag-Japan na. Hello sa taga Silang, Cavite. Maraming salamat. Taga Bislig City, maraming salamat po. Ang dami-dami pa pong nagko-comment pero hindi po talaga mauubos ng ano ng powers ko. Kung gusto niyo po ay mag-comment lang kayo ng mag-comment sa bawat video na ating i-upload. Baka sa susunod, comment niyo naman ang ating mababasa. Nako. Ang kwentong ating itatampok ngayong araw ay isang kwento na alam kong marami ang nakaka-relate pero hindi marami ang nakakapagsabi. Hindi marami ang nakakapagpalabas ng kanilang tunay na nararamdaman at tunay na kalooban. Naniniwala po ba kayo na ang pagiging masaya ay desisyon ng isang tao? Ako, atin pong sundan ang storya ni Victoria dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Paano ba talaga ang maging masaya? Sabi nila, happiness is a choice. Sino ba namang tao ang ayaw na sumaya? Siyempre, lahat tayo gusto yon. Pero paano nga ba maging masaya kung ang puso mo ay nadudurog sa bawat segundong gising na gising ka? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo. Muna sa lahat, nais ko munang magpasalamat dahil sa iyong YouTube channel ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob para ibahagi sa maraming tao ang kwentong matagal ko nang itinatago. Ang kwentong matagal ko nang sinasabi sa sarili ko, nakakalimutan ko na lamang. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Victoria. Lumaki po ako na walang ama. Oo, meron akong stepfather pero alam ko po na hindi ko siya tunay na ama. Yung mga kapatid kong nakababata sa akin ang siyang mga anak niya. Ako kasi Mama Mia ay anak ng mama ko nung dalaga pa siya. Nabuntis raw kasi siya ng kanyang amo nung namamasukan pa siya bilang katulong sa Maynila. Pero nung malaman ng amo niya na buntis siya, ay sabi nito ipalaglag raw ako. Huwag na raw akong buhayin pa nang sa ganun ay hindi na magulo ang buhay niya. Oo, Mama Mia, hindi ako pinanindigan ng aking ama. Mas pinili niya ang kanyang asawa at mga anak. Mas pinili niyang palayasin sa bahay ang mama ko. Mas pinili niyang pagbintangan ito na nagnakaw at nagkasala para nang sa ganun ay maging malinis ang ama ko sa mga mata ng asawa niya. Yun po ang nangyari. Nung sinabi ng mama ko sa asawa ng papa ko ang tungkol sa akin at tungkol sa kanilang naging relasyon ay hindi po naniwala ang kanyang asawa kay mama. Ang sabi ng asawa niya ay hindi raw siya naniniwalang papatol ang aking ama sa isang katulong na katulad ng aking ina. In short, Mama Mia, wala ring nagawa ang mama ko, kundi ang umalis na lang sa lugar na yon. Sabi niya, sa totoo lang, naisip naman daw talaga niya na ipalaglag ako noon. Pero nung maalala niya kung gaano siya kasaya sa piling ng ama ko, kahit na niloloko lang pala siya nito, ay naisip niya na buhayin ako. Dahil hindi naman lang ako bunga lang ng pagkakasala, kundi bunga rin ako ng labis-labis niyang pagmamahal sa aking ama. Pero Mama Mia, hindi ko po masabi-sabi sa mama ko na nagwi-wish po ako sa kaloob-looban ko na sana hindi na lang niya ipinagpatuloy ang pagbubuntis sa akin noon. Sana, maaga pa lang ay tinapos na niya ang paghihirap ko sa mundo. Dahil yun ang totoo, Mama Mia. Mula po nung namulat ako sa buhay, wala po akong ibang nakagisnan kundi lungkot. Para bang may kulang sa puso ko. Hindi naman ako pinapabayaan ng aking ina at ng aking stepfather. In fact, ay lagi po silang nandyan para sa akin. Lagi po nilang sinusuportahan ang mga pangarap ko. Kahit na hirap kami sa buhay,
ay ginagawa pa rin nilang lahat para mapag-aral ako. Pero Mama Mia, hindi po talaga ako makumple-kumpleto. Iniisip ko noon na may kulang talaga sa pagkatao ko. Siguro yun ay dahil alam ko, Mama Mia, na simulat sa Paul ay wala namang may gusto sa akin. Simulat sa Paul ay isa lang naman akong aksidente na hindi dapat nangyari. Kaya naman, Mama Mia, lahat ng pagmamahal, lahat ng pagkukulang na nararamdaman ko ay hinahanap-hanap ko po sa labas. Napabarkada po ako sa maagang edad. Mga barkadang hindi naman naging magandang impluensya sa akin. Mga barkada na siyang naging dahilan kung bakit mas napalayo ako sa loob ng aking ina. And 14 years old ako, Mama Mia, nung umpisa po akong pumasok sa pakikipagrelasyon. Oo, masyado pang bata kung tutuusin. Pero sa mga panahon na yun, Mama Mia, naisip ko na baka ito ang sagot sa mga kakulangan ko. Kaya naman, kahit nang totoo, ay kinakabahan rin ako sa mga naging desisyon ko sa buhay noon, ay ibinigay ko pa rin ang sarili ko sa una kong naging boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Jiro. Si Jiro po, Mama Mia, ay 16 nung maging kami. Kuya po siya ng isa sa mga barkada ko. Mama Mia, di hamak na mas may alam siya sa buhay at sa pakikipagtalik kumpara sa akin. Batang-bata pa ako. Nung umpisahan ko ang pumasok sa mundo ng pagiging immoral. Immoral kasi hindi naman talaga dapat na nakikipagtalik ang isang tao lalo pat hindi pa siya kasal sa kanyang katalik. Naniniwala na kasi ako ngayon, Mama Mia, na ang pakikipagtalik ay ginagawa lamang ng dalawang taong nagmamahalan at dapat may basbas ito ng Diyos. Pero nung mga panahon na yon ay hindi ko naiisip yon. Ang naiisip ko noon ay kung paano ko ba paliligayahin si Jiro. Nang sa ganon ay huwag niya akong palitan. Nang sa ganon ay huwag siyang maghanap ng iba. Nang sa ganon ay huwag niya akong iwanan. Kaya naman, kahit ano ang gusto niya, Mama Mia, ay ginagawa ko. Kahit saan niya gusto, pumapayag ako. Batang-bata pa ako noon. Pero yung aking reputasyon sa school ay sirang-sira na, gibang-giba na. Marami na po ang nagsasabi na napakalandi ko raw. Marami ang nagsasabi na sayang raw ako. Sayang raw ang gandang taglay ko. Dahil inuubos ko lamang ito sa pakikipaglandian sa murang edad. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nakaabot naman sa aking mga magulang ang aking mga pinagagagawa. Walang nagawa ang stepfather ko kundi ang tumahimik na lamang. Pero si Mama, siyang galit na galit. Hinahampas pa niya ako ng hanger nung pagkarating ko sa bahay nung kumprontahin niya ako tungkol sa mga balitang dumarating sa kanya. Ano ba talaga, Victoria? Hindi ka ba talaga natuto sa mga karanasan ko? At talaga pang nakikipagkompetensya ka dahil ang bata-bata mo pa pumapasok ka na sa ganyan. Sabi niya sabay palo sa akin. Tinanong niya ako, Mama Mia. Tinanong niya ako kung bakit ko ginagawa yun pero hindi ko siya masagot. Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo? Paano ko sasabihin sa kanya na may kulang? Na gusto kong punan, kaya ako ginagawa ang bagay na yun. Pero hindi ko naman yun magawang sabihin sa kanya. Alam ko na magagalit lang siya sa akin. Alam ko na isusumbat lang niya sa akin lahat ng mga sakripisyo niya. Kaya wag na lang. Sosolohin ko na lang lahat ng nararamdaman ko. Tinanggap ko na lang ang pambubugbog niya sa akin. Tinanggap ko na lang ang pamamalo niya sa akin ng hanger, pagkurot niya sa aking tagiliran at sa aking tenga, at ang paghampas-hampas niya sa aking ulo. Yung aking stepfather naman ay walang imik habang nakatingin lamang sa amin. Naisip ko noon na wala talaga akong kakampi sa bahay na yon. Na lahat sila ay pagpapakitang tao lamang ang ginagawang pagiging concern sa akin. Na lahat sila ang totoo
ay kanilang reputasyon lang naman ang kanilang iniingatan. Lahat sila naaawa lang naman sa akin kung kaya't kinupkup nila ako at isinama sa kanilang pamilya kahit na bawat segundo na nandun ako ay hindi ko naman ramdam na parte ako ng pamilyang yun. Masakit, mahirap, pero wala akong magagawa. Hanggang sa lumipas na lang ang mga buwan, kahit na halos araw-araw akong bugbugin ang mama ko, ay hindi pa rin ako nakikipaghiwalay kay Jiro. Umabot ng halos 3 taon ang relasyon namin, Mama Mia. 3 masasayang taon. Akala ko si Jiro na talaga ang bigay ng tadhana sa akin. Akala ko, Mama Mia, siya na talaga ang makakatuluyan ko. Pero hindi pala. Isang araw, Mama Mia, nagulat na lang ako nung hindi ako pansinin ni Jiro nung pumunta ako sa bahay nila. Tinatanong ko siya kung ano ang problema niya. Sabi niya, tigilan na raw namin ang lahat. Nagsasawa na raw siya sa akin. Mama Mia, hindi ko lubos maisip na darating pala ang panahon na yon. Darating pala ang panahon kung kailan sasabihin ng taong mahal mo na sawa na siya sa iyo, na ayaw na niya, na may nakita na siyang iba na mas interesting at mas maganda. Jiro naman, wag naman ganito. Almost 3 years tayo tapos itatapon mo lang ng ganun-ganun? Pakiusap ko sa kanya. Victoria, masyado pa tayong bata nung maging tayong dalawa, kaya wala pa tayong alam sa pag-ibig, sabi niya. At ano, yung babaeng nahanap mo ngayon, yan ang iniibig mo? Yumuko siya, Mama Mia, at dahan-dahang tumango. Jiro naman, binigay ko sa iyo lahat. Katawan ko, dangal ko, dignidad ko, lahat-lahat binigay ko, Jiro. Pero parang wala kang pakialam. Parang hindi mo naiisip lahat ng sakripisyo ko para sa ating dalawa. Bakit ganon? Pasensya ka na talaga, Victoria. Pasensya ka na dahil hindi na ikaw ang mahal ko. Pagkasabi ni Jiro noon, Mama Mia, ay tumalikod na siya at pumasok na sa kanyang kwarto. Ako naman ay nilapitan ng kanyang kapatid na barkada ko. Pasensya ka na, Victoria, ha? Alam mo ba, pinagsabihan ko naman yan si Kuya. Inawat ko nga eh nung malaman ko na may nagugustuhan siyang iba. Pero ang sabi niya, hindi ka naman daw niya iiwan at pang fling-fling lang naman daw yung babaeng yun. Ewan ko ba kung bakit naging baliktad ngayon? Bakit ikaw yung iniwan niya? Mama Mia, wala akong ibang nagawa noon kundi ang umiyak at yumakap sa kaibigan ko. At pagkatapos kong maiiyak, ang bigat sa dibdib ko ay nagpaalam na ako na umalis. Kinatok ko pa si Jiro para sana kahit sa huling pagkakataon ay mayakap ko siya pero hindi niya ako nilabas. Wala akong nagawa kundi ang umalis sa bahay na yon na durog ang puso ko. Umuwi ako sa bahay. As usual, galit na naman ang mama ko nung umuwi ako ng gabi na. San ka na naman galing, Victoria? Sang lupalop ka na naman lumandi, ha? Kapag ikaw talaga nabuntis, naku, palalayasin talaga kita dito. Sabi niya na hindi man lang niya napapansin ang malungkot kong mukha. Hindi man lang niya napansin ang mga luhang tumutulo sa aking mga mata. Dinaanan ko na lamang siya at pumasok na ako sa kwarto ko. Bakit ganoon? Bakit lahat ng mga taong mahalaga sa akin ay hindi naman ako pinapahalagahan? Bakit lahat ng taong minamahal ko ay hindi naman ako minamahal? Yung papa ko, kahit hindi ko siya nakilala, alam ko na mahal ko siya. Pero iniwanan niya ako. Hindi niya ako pinanindigan. Tapos yung mama ko. Akala ko mahal na mahal niya ako dahil anak niya ako. Akala ko sapat na yung hindi niya ako pinalaglag para sabihing mahal niya ako. Pero bakit ganon? Bakit wala siyang ibang nakikita sa akin kundi ang mga mali ko? Bakit wala siyang ibang nararamdaman kundi ang galit niya sa lahat ng pagkakamaling nagagawa ko? Bakit kahit malungkot na ako,
Masakit na ang pinagdadaanan ko at umiiyak na ako ay parang hindi pa rin niya nakikita ang mga luha ko. Yung mga kapatid ko naman ay hindi ko alam kung may concern ba sa akin. Tinitignan lang nila ako ng ilang segundo pagkatapos ay bumabalik na sila agad sa kanilang mga ginagawa. Sakit, Mama Mia. Masakit isipin na sa lahat ng pinagdadaanan ko noon ay wala naman akong kakampi. Tanging pag-iyak lamang ang ginagawa ko sa kwarto ko. At dahil nga sakit na sakit ako sa nararamdaman ko noon, Mama Mia, ang ginawa ko po ay nilulunod ko ang sarili ko sa alak at barkada. Nilulunod ko ang sarili ko sa pakikipag-enjoy kasama ang iba. Yun naman kasi talaga, di ba, ang dapat gawin? Para mawala ang lungkot at ang sakit na nararamdaman mo, dapat you keep yourself busy. Dapat i-distract mo yung sarili mo para huwag mong maisip yung sakit. Kaya naman, Mama Mia, pag inom at barkada ang naiisip ko noon. Paano ba naman kasi? Kapag gising ako, naaalala ko lahat ng sakit. Wala akong ibang ginagawa kundi umiiyak. At kapag sinusubukan ko namang matulog ay hindi rin ako makakatulog. Kaya alak ang naging sagot ng problema ko noon. Alak at barkada. Naisip ko, Mama Mia, na kapag lasing na ako ay wala nang magagawa ang katawan ko. Kahit gising na gising pa ang diwa ko ay makakatulog pa rin ako. Yun ang ginagawa ko. Sinusubukan kong lunurin ang sarili ko sa alak. Sinusubukan kong lunurin ang sakit at ang lungkot na aking nararamdaman sa alak. At dahil nga sa alak, Mama Mia, iba't ibang lalaki rin ang nakakasiping ko. Iba't ibang mga panandaliang relasyon. Mga relasyon na hindi naman nagtatagal. Pinakamahaba na siguro ang 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, palit na agad. Iba na naman. Ibang lalaki na naman ang katalik ko. Mama Mia, tumaan ng ilang mga buwan, tumaan ng ilang mga taon na ganoon ng sistema ng buhay ko. Para bang siguro lahat na ng lalaki na kaidaran ko sa aming barangay ay naging jowa ako na. Hindi ako mapermi sa iisang jowa. Naisip ko kasi noon, Mama Mia, ano kapag binigay ko na naman ang tiwala ko? Ano kapag isinandal ko na naman ang sarili ko at ang kaligayahan ko sa isang tao ay dudurugin na naman niya ako? Hindi ko kayang madurog ulit. Hindi ko kayang masaktan muli. Mama Mia, sa totoo lang, kahit taon na ang lumipas, na-realize ko noon na hindi pa pala talaga ako nakaka-move on mula kay Jiro. Yun ay nung makita ko silang dalawa ng asawa niya sa palengke at bumibili sila ng isda. Habang ako naman ay inaantay ang barkada kong bumibili ng alak doon sa may department store. Mama Mia, tiningnan niya lang ako. Tapos ay inakbayan niya ang asawa niya. Tumaba na si Jiro, hindi na siya yung Jiro na payat. Hindi na rin siya kasing gwapo nung una. Naisip ko nga, bakit ba ako nagkagusto sa kanya noon? Pero Mama Mia, nung mag-isa na lang ako sa kwarto ko, naisip ko, bakit kaya hindi nagawa yun ni Jiro sa akin noon? Bakit kaya hindi niya ako pinili? Bakit kaya hindi niya ako ginawang asawa? Willing naman ako, Mama Mia. Willing akong maging asawa niya kahit pa batang-bata pa ako noon. Willing naman akong sumama sa kanya kahit saan. At alam naman niya yon. Sinabi ko sa kanya lahat ng yon pero hindi pa rin ako ang pinili niya. Hindi naman kagandahan yung asawa niya. Pero bakit ganon? Bakit siyang napili? Bakit ako hindi? Noon, Mama Mia, ay nag-umpisa na namang sumakit ang sugat na akala ko ay limot ko na. Ang sugat na akala ko ay natuyo na at nawala na. Pero dun, nandun pa pala. Preskong presko pa pala ang sugat na yon. Nasagi lang ng konti ay dumudugo na ulit. Masakit. Napakasakit ng mga pangyayari sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia,
Pero imbis na magpakatino na ay mas lalo akong lumala. Hanggang sa may makilala ako, si Tina. Isa siyang kaibigan ng kaibigan ko. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, ay 22 years old na ako. Wala nang pakialam sa akin ang aking ina. Ni hindi na nga niya ako pinag-aral ng college. Ang sabi niya, bahala na raw ako sa buhay ko. Basta huwag akong manghihingi ng pera sa kanya dahil wala siyang maibibigay sa akin. At uunahin niya yung mga anak niya na may concern raw sa kanilang kinabukasan. Hindi tulad ko na tinatapon lang basta-basta ang perang pinaghihirapan nila. Oo, nakakauwi pa rin ako ng bahay pero parang hindi na ako nag-i-exist sa bahay na yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag nakakauwi ako habang kumakain sila, ay wala pong nag-i-invite sa akin para kumain. Wala pong tumatawag sa pangalan ko. Para na lang akong hangin sa bahay na yon. Nung una ay na-enjoy ko yon dahil wala nang tumatalak sa akin. Wala nang nagagalit sa akin. Wala nang nagbabawal sa akin sa kung anuman ang mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero habang tumatagal, pinasasaktan ako. Habang tumatagal ay umiiyak ang puso ko. Wala nangang may paki sa akin. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon na kailangan kong kumita ng pera. Dahil nga wala namang may paki sa akin, wala nang nagbibigay sa akin ng allowance. Paano pa ako makakapag-inom? Paano pa ako makakapag-barkada? Hindi naman pwede na iasa ko na lang lagi sa mga nagiging lalaki ko ang gastos ko. Dahil may mga pagkakataon din naman, Mama Mia, na nababakante ako ng lalaki. Kaya kailangan kong kumita ng sarili kong pera. At dito ko nga nakilala si Tina. Habang nagiinuman kami ay nabanggit ko sa barkada ang tungkol sa balak kong magtrabaho. At ano namang trabaho ang papasukin mo? Tagahugas ng pinggan? E di hamak na kalahati lang ng minimum wage ang makukuha mo dyan. Hindi ka naman marunong magluto. Pwede kang maging kasambahay kung gusto mo pero hindi ka na magiging ganito. Hindi ka na magiging libre katulad namin. Nasa bahay ka na lang ng amo mo. Pagkasabi nila niyon, Mama Mia, ay bigla akong tumutol. Ayokong maging katulong, no? Ayokong matulad sa mama ko. Ayokong mabuntis ng amo ko pagkatapos ay hindi ako paninindigan. Sabi ko. Tumawa sila ng tumawa. Naku, bakit ka natatakot sa ganyan? Ikaw pa, expert na expert ka na at alam namin na kahit sino pa sigurong Poncho Pilatong gumalaw sa'yo, hindi ka talaga mabubuntis. Sabi nila. Mama Mia, naisip ko noon, ano kaya kung maging katulong na lang muna ako? Pero hindi ko rin naman maiwan-iwan ang barkada ko. Hindi ko maiwan-iwan ang pag-inom dahil ito lang ang nagiging coping mechanism ko noon. Kaya naman, nung pinakilala sa akin si Tina at ang sabi niya, ay meron raw siyang alam na trabaho. Alam mo, sa lifestyle mo, mukhang patok na patok sa'yo yung trabahong ito. Pero sana, hindi ka maarte, hindi ka maselan. Sana, kaya mong sikmurain ang lahat. Nung tinanong ko kung anong trabaho ang tinutukoy niya, ay kinakantsawan ako ng mga kaibigan ko. Bakit, hindi mo ba alam kung anong trabaho ang tinutukoy ni Tina? Pero sa bagay, sanay ka naman. Kaya mo yan, Victoria. Sabi nila. Ano nga ba kasi yung trabahong sinasabi mo, girl? Tanong ko kay Tina. Pagiging prosti, hostess, bayaran. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay hindi ko talaga alam kung anong naging reaksyon ng mukha ko. Pero ang sabi nila ay bakit daw ako nagugulat. Well, kung ayaw mo, edi wag. Pero sa ganda mong yan, nasasayang lang at bumubuka ka sa iba't ibang lalaki na hindi mo naman pinagkakaperahan. Kapag ikaw ay pumasok sa trabaho namin, naku, magiging instant sikat ka. Magiging instant mayaman ka dahil dadami ang pera mo. Mama Mia, hindi muna ako pumayag agad sa sinabi ni Tina. Oo nga't pariwara talaga akong babae. Oo nga't kung kani-kanino ako humihilata.
at kung kani-kanino ako bumubukaka. Pero hindi ko naman yun ginagawa ng dahil sa pera. Ginagawa ko naman yun dahil gusto ko. Dahil gusto kong makalimot. Pero nung gabing yun, Mama Mia, kahit na medyo lasing na ako, ay nahirapan ako sa pagtulog. Tama naman sila. Bakit naman ang selan-selan ko pa? Bakit ang arte-arte ko pa eh kung kani-kanino naman talaga ako nagpapatira? Kaya bukas, Mama Mia, naisip ko na tawagan yung kaibigan ko at kontakin si Tina at sabihin dito na payag na ako sa trabahong inaalok niya. At nung araw nga na yun ay pinakilala ako ni Tina sa may-ari ng bar kung saan siya pumapasok. Kinilatis akong mabuti nung may-ari ng bar. Lalaki siya, Mama Mia. Itago natin siya sa pangalang Gab. Si Gab ay halos mas matanda talaga ng dihamak sa mama ko. Halos maputi na ang kanyang buhok pero halata mo sa kanyang itsura na gwapo siya lalo nung kabataan niya. Sir, ano, pasado na ba to? Tanong ni Tina. Sige nga, umikot ka nga ulit. Ano nga ulit ang pangalan mo? Victoria po, sir. Sagot ko naman. Sige, umikot ka nga. Pagkatapos ilugay mo yung buhok mo. Tanggalin mo nga yung bubblegum mo. Pagkatapos kumiti kang maayos, yung nakakaakit ng ngiti. Sabi niya. Sinunod ko ang mga pinagagawa niya sa akin. Hanggang sa sinabihan niya si Tina na umalis na muna dahil kikitalatisin niya muna ako ng mabuti at i-interviewin. Si Tina naman ay umirap dun sa lalaki. Pagkatapos ay umalis ito at sinabing babalikan na lang niya ako. Mama Mia, nung makali si Tina ay tumayo si Gab pagkatapos ay nilak ang pintuan. Bakit po yan nakalak? Ano pong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Ano pa, edi susubukan ka. Tignan natin kung may galing ka. At kapag pumasa ka sa akin, tatanggapin kita sa trabaho. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam pero nawala po ang hiya ko nung mga panahon na yon. Parang nagsisilbing unang customer ko si Gab. Siya ang may-ari ng bar. Nilapitan niya ako. Pagkatapos ay tinanggal niya ang sinturon ng kanyang pantalon at hinubad ito. At inutusan niya ako na paligayahin siya gamit ang bibig ko. Hindi na ako nag-i-enarte pa. Baka madehado pa ako at baka hindi pa ako ma-hire sa trabaho. Kaya naman ginawa ko ang pinag-uutos niya, Mama Mia. Matapos ang ilang minuto, sabi niya ay magaling ako. Akala ko yun lang ang ipapagawa niya sa akin pero pinaghubad niya ako. Pinasayaw niya ako at ang sabi niya akitin ko raw siya gamit ang pagsasayaw. Mama Mia, hindi naman talaga ako sumasayaw pero may nakikita naman akong mga pelikula na ganoon. Kaya inaalala ko na lang sa isip ko yun. Pagkatapos ay pilit kong ginagaya ang mga nasa alaala ko. Sumayaw ako sa harapan niya. Habang unti-unting hinuhubad ang aking mga saplot. Hindi pa nga ako nakakalahati sa sayaw ko ay bigla niya akong kinabig. Pagkatapos ay pinaupo niya ako sa harapan niya. Mama Mia, doon ay ginawa niya sa akin ang mga bagay na pupwedeng gawin raw ng customer ko sa akin. Aaminin ko, nag-enjoy ako sa ginagawa naming dalawa ni Gab. At pagkatapos noon, ang sabi niya ay pasado ako, with flying colors pang-araw. Sabi niya, makakapag-umpisa na raw ako mamaya kung gugustuhin ko. Pero nakiusap ako sa kanya na bukas na lang dahil nabanat ako o nabinat ako sa mga ginawa naming dalawa. Tumawa siya. Ang sabi niya, hindi naman daw ganun kalalaki ang magiging customers ko. Sadyang nabinat lang daw ako sa kanya dahil may lahi raw siyang foreigner. Nung tiningnan ko siyang maigi ay parang may katotohanan naman ang sinabi niya. Matangos ang kanyang ilong, Mama Mia. At halatang may lahi nga siyang foreigner. Pumayag rin siya, Mama Mia, na bukas na lang ako mag-uumpisa sa trabaho ko. Umuwi ako nung hapon na yon
Pagkatapos ang nasa isip ko ay hindi ko na kailangan ang pamilyang ito. Mama Mia, kitang-kita ko kasi silang nagkakasiyahan sa kusina habang kumakain. Nung dumating ako ay tinignan lang ako ng mama ko. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa asawa niya at sa kanilang mga anak. Ako naman ay pumasok na lang sa kwarto ko. Kahit na ang akala ko ay manhid na ako noon sa mga pananakit nilang yun sa akin, ay hindi pa rin pala. Masakit na masakit pa rin pala. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kapag susweldo na ako at kapag kaya ko na ay aalis na ako sa bahay na yun. Nang sa ganoon ay hindi ko na makikita ang masaya nilang pamilya. Nang sa ganoon ay hindi ko na maisip pa na kawawa naman talaga ako at wala akong ni isa mang pamilya na meron sa tabi ko. Kinabukasan ay excited na excited akong pumasok. Nung makapasok na ako Mama Mia ay nagulat ako nung sabihin sa akin ni Gab na hindi raw ako titable. Ang gawin mo lang ay sumayaw, mangakit ng customers, ganon. Po, paano ako kikita ng ganyan? Sabi ko. Well, meron namang bayad yung sayaw. Pagkatapos, babayaran din kita ng separate. Bakit po? Ano po bang gagawin ko? Victoria, simula ngayong araw na to, ako lang ang pagsisilbihan mo. Ako lang ang ikakama mo. Wala ka naman sigurong boyfriend, hindi ba? Tanong niya. Wala po. Single po. Bakit? Kasi ayoko nang may kahati ako. Alam ko naman na hindi ka na virgin nung ginalaw kita kahapon. Pero gusto ko, ngayon na ako na ang gumagalaw sa'yo, wala nang iba pang dapat makagalaw sa'yo. Naiintindihan mo ba? Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasasabi ni Gab. Pangalawang beses pa lang naming magkikita noon pero bakit ganun siya agad? Pero kasi kailangan ko ng pera eh, sabi ko. Magkano bang kailangan mo? At isa pa, saan mo ba kaya kailanganin yung pera? Kasi gusto ko nang umalis sa bahay namin. Hindi na kasi ako masaya doon. Sila-sila lang naman ang pamilya at hindi ako kasali. Ganun ba? O sige, kung gusto mo, bibigyan kita ng allowance. 5,000 weekly, how's that? Pagkatapos, dun ka na tumira sa bahay ko. Yung allowance mo, sa'yo lang yun. Akong bahala sa tubig, kuryente, pagkain at lahat. Pagkatapos, meron ka pang kikitain dito sa bar kapag sumasayaw ka. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay bigla akong natahimik. Napakagandang deal. Napakagandang offer. Ibig sabihin, hindi ako makikipagtalik sa kung kani-kaninong mga mababantot na mga customers. Si Gab lang. Oo, di hamak na mas matanda siya sa akin. Papasa na nga siguro siyang ama ko pero okay lang yun? At least naman, iisa lang siya. At least naman, gwapo siya. At least naman, hindi siya mabaho. O ano? Payag ka ba? Pagpukaw niya sa pag-iisip ko. Sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon na naman yun? Tanong niya. Kung gusto mo na iyo lang ako, dapat akin ka lang din. Dapat walang ibang babaeng kinagalaw mo. Dapat walang ibang babaeng nakikipaglandian sa'yo. Tumawa siya, Mama Mia. Bakit ba gagawa ka ng ganyang kondisyon ay binabayaran naman kita? Doon ay natahimik ako. Well, kung sabi mong gagalawin, sige. Habang ginagalaw kita, wala akong gagalawin iba. Pero yung flirt, yung pakikipaglandian, di pwede yan. Dapat kasi sa trabaho ko at sa negosyo ko, dapat magaling ako dyan. Dapat ginagawa ko yan. Hindi ako kumibo. O ano, may condition ka ba? Tinanong ko siya, Mama Mia. Paano kung may bagong mag-a-apply? Sino
ang magte-test drive sa bagong applicant. Tumawa naman siya. Well, kung hindi naman kasing galing mo at kasing ganda mo, pwedeng yung ibang mga nagtatrabaho na lang dito, pwede yung kanang kamay ko na lang o yung mga kaibigan ko. Pero kapag mas maganda sa'yo, sasabihin ko naman sa'yo kung may titikman akong iba. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay tinanggap ko na lang ang mga kondisyon na sinasabi niya. Tama naman siya. Hindi naman sa magkakaroon kaming dalawa ng relasyon. Hindi naman sa magiging mag-asawa kami. Oo, titira kami sa iisang bubong. Oo, gagalawin niya ako kung kailan niya gusto. Pero may bayad naman yun. Yung libreng pagtira ako sa bahay niya, libreng mga pagkain at kung ano-ano pa, pagkatapos may allowance pa. Kaya pumayag na rin ako. Bakit ba ako nag-e-enarte? Bakit ba may balak ba akong mahalin si Gab? May balak ba akong maging kanya forever? Mama Mia, bago ako pumunta sa bahay nila, itinanong ko muna si Gab kung may asawa siya. Sa tingin mo ba, ang mga kagaya ko na may negosyong ganito ay mag-aasawa? Wala akong asawa. Hindi ako kailanman kinasal at wala rin akong anak. Isa nga pala sa sasabihin ko sa iyo, Victoria. Hindi ako magkakaroon kailanman ng anak. Kaya kapag nabuntis ka, lumayas ka na lang dahil siguradong hindi akin yon. Talaga hindi ka nakakabuntis? Ano ka nakakasiguro? Mama Mia, nung dumating kami sa bahay niya, ay hindi muna niya ako pinapasok sa kwarto. Dinala muna niya ako sa isang silid na puro aklat. At may isang mesa at isang upuan, pagkatapos ay may couch. May kinuha siya sa drawer nung mesa na yon at binigay niya sa akin. Binasa ko yon bilang medical certificate. May mga abstract ba doon na hindi ko maintindihan? Kumunot ang noo ko, siguro nalaman niya na hindi ko naiintindihan ang mga nakasulat noon, kaya naman pinaliwanag niya sa akin. Meron nga siya talagang problema at hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Kaya naman naisip ko noon, Mama Mia, na dapat siguro ay talagang ingatan ko ang sarili ko. Paano kung mali pala ang mga nakasulat doon? Kaya sabi ko sa sarili ko noon, bibili ako ng contraceptive pills. At yun ang iinumin ko. Para makasigurado ako. Paano kung mabuntis niya ako? Paano kung hindi naman totoo ang mga nilalaman ng mga bagay na pinakita niya sa akin? Mama Mia, nung tumira nga ako sa bahay ni Nagab, ay talaga namang naging mas maayos ang buhay ko. Mas masarap ang mga pagkain ang kinakain ko. Meron ring gumagalaw sa akin gabi-gabi. Isang lalaking magaling sa kama. Isang lalaking di hamak na mas magaling kaysa sa mga nakatali ko dati. Tama nga pala ang sinabi nila. Pag mas matanda sa'yo, mas magaling at mas mapapaligaya ka. Mama Mia, MWF kung magsayaw ako sa bar na pag-aari ni Gab. Nung una, ang sabi niya ay ayos lang na hindi ako nagtatanggal ng damit. Ayos lang na nakabrat panty lang ako habang nakasayaw. Pero habang tumatagal, ang sabi niya ay dapat bitinin ko raw ang mga customers. Kaya naman nagsasayaw na rin ako ng hubot-hubad sa harap ng napakaraming lalaki. Habang si Gab ay nasa isang sulok, naninigarilyo at nakatingin sa akin, pagkatapos ay binabaling din ang kanyang tingin sa mga lalaking nanonood sa hubad kong katawan. At kapag tapos na ang segment ko, Mama Mia, ay hinihila niya ako papasok ng kanyang office at doon ay ginagalaw niya ako. Para bang mas nagiinit siya kapag pinagnanasaan ako ng iba. Hindi na lang ako nagreklamo. Total naman, bayad ako. At hindi lang yun. Galante pa talaga si Gab. Kapag malaki ang kita ng bar, Mama Mia, ay binibigyan niya rin ako. Pagkatapos ay may ibinibigay din siya sa akin kung ano-ano mang mga regalo. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia,
Meron palang isang taong hindi masaya sa mga tinatamasa ko. Meron palang isang taong hindi nasisiyahan sa aking mga pinapakita at sa aking kaligayahan. Hindi ko alam kung inggit ba ang tawag doon, pero siguro ganun nga. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagulat na lamang ako nung bigla na lang na may nagsabi sa akin na may nakakita raw kay Gab na umalis ng bar at may kasamang babae. Hindi ko alam kung sino ang babaeng kasama niya. Mama Mia, katatapos lang noon ang segment ko. Kaya pala hindi ko siya nakikita kanina habang sumasayaw ako sa gitna. Dahil may kinakalantari pala siyang iba. Nung pinasok ko ang office niya, dun sinabi sa akin ang kanang kamay niya na umalis ito. Tinanong ko kung sino ang kasama niya pero hindi ito nagsasalita. Si Gab na lang daw ang tanungin ko at wala siya sa posisyon para magsabi. Ako naman, Mama Mia, ay hindi ko alam kung paano ko ba tatanungin ang ganun si Gab. Oo nga, nagsasama kami sa iisang bubong. Nagsasama kami at nagsasalo sa iisang kama. Pero wala naman kaming relasyon dalawa. Bayad naman bawat pakikipagtalik ko sa kanya. Kaya naisip ko noon na siguro wala akong karapatan na tanungin siya. Pero naisip ko rin, Mama Mia, yung kasunduan namin. Na dapat kapag may ginagalaw siyang iba ay magsasabi siya sa akin. Na dapat hindi siya maglilihim. Kaya naman, inantay ko siya hanggang sa magsara yung bar. Pero hindi siya dumating. Mama Mia, inihatid na lang ako ng kanang kamay niya sa bahay. Pagkadating ko doon ay madilim na madilim pa at wala pa ang kotse ni Gab. Kaya alam kong nag-iisa pa ako. Natulog ako nang madaling araw na yun na hindi dumating si Gab. Nung magising ako ng mga alas 11 na, ay tsaka pa siya dumating. O saan ka galing? Tanong ko. Bakit ka nagtatanong? Sagot niya. Bakit hindi ako magtatanong, ikasama mo ako dito sa bahay? At isa pa, umalis ka lang bigla-bigla. Alam mo ba na inantay kita? Bakit ba hindi mo sinabi sa akin na hindi ka na pabala babalik? Nagantay tuloy ako doon. Sabi ko. Huwag kang maarte dyan. May bayad naman yun kahit yung pag-aantay mo. Sige na, umalis ka dyan. Matutulog muna ako. Mama Mia, naghubad ako ng damit at saka nilapitan ko siya. Gusto ko sana siyang makatalik nung araw na yon dahil nag-iinit ang katawan ko. Pero ang sabi niya, pagod raw siya. Mamaya na raw pagkagising niya. Mama Mia, nagalit talaga ako noon. Bakit ba ganito siya? Ngayon lang niya nagawang tanggihan ang katawan ko. Pero wala rin naman akong nagawa. Hinayaan ko na lang siyang matulog. At nung magising nga siya, inilapitan niya ako at siya kaniromansa. Dahil nga nagiinit pa rin ang katawan ko noon, ay sumagot rin ako sa romansang binibigay niya sa akin. Mama Mia, may nangyayari din sa amin noong araw na yon. Hanggang sa lumipas ang ilang araw na wala nang kakaibang ikinikilo si Gab. Kaya naman nakampante na ako. Naging maayos na ang pag-iisip ko. Sabi ko noon, baka nagkataon lang yon. Baka may kailangan lang yung babaeng yon. Mama Mia, kahit kasi binabayaran ako ni Gab, aminin ko po sa'yo na nakadepende na ang kaligayahan ko sa kanya. Nakadepende na bawat kilos ko sa kanya. Gusto ko kasi na masiyahan siya sa bawat gagawin ko. Gusto ko na masiyahan siya nang sa ganoon ay hindi niya maisip na palitan ako. Na hindi niya maisip na may mas hihigit pa sa akin. Kaya naman yung mga binibigay niya sa aking allowance, Mama Mia, ay inuubos ko lang din sa mga pabango, mga pampaganda. Dahil alam ko naman, Mama Mia, na meron at merong darating na mas maganda at mas bata sa akin. Kaya uunahan ko na ngayon. Sabi ko sa sarili ko na dapat ay ibibigay ko talaga ng todo-todo ang lahat nang sa ganun ay hindi makaisip si Gab na maghanap ng iba. Mama Mia, ginawa ko ang lahat.
Pero isang araw ay bigla na namang umalis si Gab. Tinanong ko ang kanang kamay niya pero ang sabi niya umalis ito kasama ang isang babae. Hindi ko na naman alam kung sino. Kaya naisip ko na hindi rin naman siya uuwi. O hindi rin naman niya ako babalikan sa bar kaya sinabi ko na lang na magta-taxi na lang ako pa uwi. Ang sabi nung kanang kamay niya ay magantay na lang daw ako dahil ihatid niya ako. Pero sabi ko no need na. Kailangan ko nang umuwi dahil kailangan ko nang magpahinga. Alam ko naman na hindi na babalik si Gab sa bar. Kaya naman bago pa siya makatutol ay kinuha ko na ang bag ko pagkatapos yung jacket ko at sumakay na ako ng taxi. Pagdating ko sa bahay ay nandoon ang kotse ni Gab. Mama Mia, doon ay galit na galit ako. Umuwi na pala siya pero bakit hindi naman lang niya ako inantay? At dahil may susi naman ako ng bahay ay pumasok na lang ako bigla. Nasa pintuan pa lang ako Mama Mia at hindi ko palang nasasara ang pintuan ay naririnig ko na ang mga malalakas na ungol at tawanan mula sa silid. Kinabahan ako bigla. Dali-dali kong sinara yung pintuan at pagkatapos ay dali-dali kong pinuntahan ang silid namin. Pero nakalock yun. Kinakatok ko si Gab Mama Mia pero hindi siya sumasagot. Gab, ano ba? Sisirain ko tong pinto kapag hindi mo to binuksan. Galit na galit kong sabi. Huwag muna, may ginagawa pa ako. Patapusin mo na ako, ha? Katapos mamaya, pwede ka nang jumoin sa amin. Diyan ka na muna. O kung ayaw mong marinig kami, dumalis ka. Sabi niya. Mama Mia, kumukulo talaga ang dugo ko noon. Selos na selos ako at galit na galit ako. Sumisigaw na ako Mama Mia, pero hindi pa rin siya lumalabas. Hanggang sa sinabi ko na isisigaw ko sa lahat ng nandoon sa mga kapitbahay ang ginagawa niya. Mama Mia, dun lang siya lumabas. Susugurin ko na sana silang dalawa ng babae niya nung bigla kong makita kung sino ang babaeng kinakalantari niya. Walang iba, kundi ang babaeng nagpakilala sa akin sa kanya. Si Tina. Tina? Hayop ka? Taksil ka? Pagkasabi ko noon ay naggalit si Tina sa akin. Anong taksil? Anong hayop? For your information, Victoria, nauna akong maging sugar baby nitong Daddy Gab ko. Ikaw lang naman ang pinalit niya sa akin, pero siguro nagsasawa rin siya sa'yo. Siguro hinahanap-hanap rin niya ako kaya bumabalik-balik siya sa akin. Sabi niya. Huwag kang ang OA dyan, Victoria. Binabayaran kita kaya wala kang karapatang magreklamo. Alam mo, okay lang naman sa akin na tatlo tayo dito sa bahay. Mas masaya, mas marami, hindi ba? Ano bang gusto mo, Gab? Paglumpungin kaming dalawa ni Tina? Tanong ko. Well, ganun na nga. Alam mo, hindi pa kami tapos ni Tina. Kita po nga, oh. Hindi pa siya nagbibihis? Kita mo pa ang maganda niyang katawan? Alam mo kasi, Victoria, ikaw maganda yung mukha mo pero hindi naman gaanong kagandahan ang katawan mo. Si Tina naman, maganda at magaling. Maganda ang hubog ng katawan. Pero pwede naman na magsalo kayo sa akin. Kung papayag ka, mas dadagdagan ko pa ang allowance mo. Sabi niya. Mama Mia, doon ay sinugod ko siya at sinampal. Ano ba, ba't ka nananampal? Galit niyang sabi. Kung ayaw mo, edi malaya ka. Umalis ka sa bahay ko. Sabi niya. Mama Mia, nung sinabi niya ang mga katagang yun na pinapaalis niya ako sa bahay niya ay bigla akong natakot. San ba ako pupulutin? San ba ako mag-uumpisa muli? Mama Mia, takot na takot ako noon. Kaya naman, nung pumasok na siya sa silid at hinawakan ang kamay ni Tina ay bigla akong pumasok na rin. Naghubad din ako ng aking damit. Ayun naman pala, papayag naman pala ang dami-dami pang satsat. Halika na nga rito. Sabi ni Gab sa akin, sabay hila sa kamay ko at ibinagsak ako sa kama kasama si Tina.
Mama Mia, doon ay inutusan niya kaming dalawa ni Tina na maghalikan. Si Tina ay game na game naman, kaya wala na rin akong nagawa. Hanggang sa yun na nga ang nangyari. Mama Mia, tatlong tao na kaming magkaulayaw gabi-gabi sa loob ng silid na yun. Sa loob ng bahay niya, sa loob ng kotse niya, sa opisina niya sa bar. At kahit sa mismong bar kapag hindi pa ito nagbubukas. Nung una, Mama Mia, ay nakakaramdam ako ng kasiyahan. Lalo pa kapag mas pinupuri niya ako kaysa kay Tina. Nakakaramdam ako ng sense of competition sa aming dalawa ni Tina, lalo pagdating kay Gab sa kama. At kapag mas pinupuri ako ni Gab, ay para bang ang ganda-ganda ko. Para bang merong taong nakaka-appreciate sa akin. Pero Mama Mia, dumating sa punto na nasasaktan na rin ako kapag ang ina-appreciate ni Gab ay si Tina naman. Hanggang sa nagpakaalila na ako kay Gab, Mama Mia. Laundry niya. Lahat, naging asawa na niya ako. Parang niya akong asawa pagkatapos kabit niya si Tina at nasa loob kaming tatlo ng iisang bubong. At nagsasalo sa isang makasalanang mundo. Mama Mia, tumagal ako ng ilang taon sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa isang araw, 30 years old na ako noon. Nung may nakabungguan ako sa isang mall. Si Jiro. Mama Mia, ibang iba na siya. Mamang mama na siya at kasama niya ang isa niyang anak na babae. Baby pa yung bata. Victoria, ikaw ba yan? Muntik na kitang hindi makilala. Bakit parang mas lalo kang tumanda? Bakit parang stress na stress ka? Tanong niya sa akin. Jiro, kasi pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay bigla na lang akong umiyak. Hey, may nasabi ba akong mali? Ano bang nagawa ko? Tanong niya. Pinaupo niya ako sa pinakamalapit na coffee shop at may tinawagan siya. Ilang saglit pa ay dumating ang isang babae at ang dalawa pang bata. Victoria, eto nga pala yung asawa ko. Si Christine. Christine, ex ko si Victoria. Hi, ikaw pala si Victoria. Mama Mia, mabait yung asawa ni Jiro. Tinanong ko si Jiro kung bakit niya pinapunta ang asawa niya doon. Ang sabi niya, Mama Mia, isa raw kasing nurse ang kanyang asawa. At ang sabi niya, mukhang matutulungan raw ako nito. Honey, hindi ako makakatulong sa kanya, kundi ang kuya. Si Kuya Tim, remember? Doctor siya, psychologist, kaya sigurado ako na matutulungan niya ang kaibigan mo. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong tama sa buhay ko, Mama Mia, kung bakit ipinakilala sa akin ang isang kagaya ni Christine. Tinanong niya ako kung ano raw ang problema ko. Pinalis niya muna si Jiro at ang mga anak nila dahil nakikita niyang hindi ako komportableng makipag-usap sa maraming tao. Lumipat rin kami sa pinakasulok na bahagi ng coffee shop na yon. Doon ay kwento ko sa kanya ang mga nangyari sa buhay ko. Kahit na siya pa ang asawa ng ex ko, Mama Mia, kahit na bago ko pa lang siyang kakilala, hindi ko alam kung bakit naging magaan ang loob ko na ikwento ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Nako, napaka tragic pala ng nangyayari sa buhay mo. Alam mo, mabuti pa, sumama ka sa amin. Huwag ka nang umuwi dun sa bahay nung sino ba yun? Gab ba yun? Tumango ako sa tanong niya. Alam mo, mukhang magkakatawa naman tayo. Marami akong damit sa bahay kaya dun ka na lang muna. Tatawagan ko ang kuya ko, ha? Alam mo kasi may mga charity siya na ganito.
may mga foundations ang tinutulungan na may mga babaeng ganito dumaranas ng mga domestic abuse. Mas mapapabuti ka doon. Tano, sasama ka ba sa akin? Tanong niya. Mama Mia, nag-alinlangan ako. Hindi ko alam kung paano ko iiwanan si Gab. Sinabi ko sa kanya na si Gab ang buhay ko. Na kay Gab nakasandal lang kaligayahan ko. Sige, ganito na lang, Victoria. Sumama ka sa amin ngayon. Pagkatapos, ay i-meet mo muna ang kuya ko. Kausapin mo muna siya. At pagkatapos mo siyang makausap, kapag ganyan pa rin ang nararamdaman mo, kapag si Gab pa rin ang pipiliin mo, edi sige, hahayaan kitang umalis. Pero sa ngayon, sana kausapin mo muna ang kuya ko, ha? Mama Mia, doon po nag-umpisa ang pagbabago sa buhay ko. Halos wala pang isang oras na nag-antay ako sa loob ng bahay ni Najiro nang dumating ang kuya ni Christine. Pinakilala niya ito sa akin. Nag-usap kaming dalawa. Iyak ako ng iyak habang kausap ko siya. Hindi ko alam pero feeling ko, Mama Mia, may natatouch po siyang kakaiba sa puso ko. Hanggang sa, Mama Mia, sinabi niya na rin sa akin na willing raw siyang tulungan ako. Willing raw siyang papuntahin ako sa isang shelter ng mga babaeng domestically abused. Pero ang sabi ko, Mama Mia, hindi naman ako mabubuhay doon. Nasa ganun kaming pag-uusap nung biglang sumingit si Christine. Kuya, dito na lang muna siya. Kami na lang munang mag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay dito mo na lang siya dalaw-dalawin. Alam mo kasi, kuya, kapag pinapunta natin siya doon, makakaramdam na naman siya ng sense of abandonment. Hindi yun makakabuti sa kanya, hindi ba? Sabi ni Christine. Mama Mia, napakabait ni Christine. Siya po ang tumulong sa akin. Siya po ang umakay sa akin para tuluyan ang magbago ang buhay ko. Sa ngayon ay magdadalawang taon na akong nasa therapy session ni Dr. Tim. Sa ngayon rin, Mama Mia, ay nakahanap na rin ako ng mas matinutinong trabaho sa tulong ni Christine. Meron na rin akong sariling place ko na malapit lang din sa pinagtatrabahuan namin. Ang sabi niya, anumang oras na kailanganin ko siya, ay wag lang akong mag-atubiling puntahan siya at kausapin siya. Mama Mia, hindi ko akalain na makakahanap pala ako ng isang tunay na kaibigan sa katauhan ng asawa ng ex ko. Ngayon ay mabuti na kaming magkaibigan ni Christine, pati na rin ni Tim at ni Jiro. Mama Mia, mag-isa pa rin ako sa buhay. Wala pa rin akong asawa at wala pa rin akong karelasyon. Pero kahit na mag-isa na ako, ngayon ko pa unti-unting nararamdaman ang peace of mind na sinasabi nila. Ngayon ko pa unti-unting nararamdaman ang kaligayahan sa puso ko nang hindi nakadepende sa kahit na kaninong tao. Maraming salamat po sa pakikinig nyo nitong kwento ko. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakinig at sana, wag muna nila akong masyadong husgahan sa mga naging karanasan ko. At sana rin kung may kilala silang katulad ko at pinagdadaanan pa rin ngayon ang pinagdadaanan ko noon, sana ay maging mas mabuti sila at mas maunawain sa mga tao, lalo na sa mga babaeng ganito. Hindi kasi madali ang mga pinagdadaanan namin. Hindi madali ang aming mga nararamdaman. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Victoria. Victoria, natutuwa naman ako at may mga taong tumulong sa'yo para makapagbagong buhay. Meron at meron talagang mga taong gagawing instrumento ang Diyos para mabago kahit ang pinakamadilim na bahagi na ng buhay natin. Para maiahon tayo sa putik na ating kinasasadlakan. Ang kailangan lang nating gawin ay ang magtiwala. Maraming salamat, Victoria, sa pagtitiwalang binigay mo dito sa ating programa para maiere ang kwento ng buhay mo.
Sa mga katulad ni Victoria na may sariling kwento na nais i-share, huwag po kayong mag-atubiling mag-message sa akin. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-share ng video na to, mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag niyo rin kakalimutan na kung meron kayong comment, meron kayong pa-shoutout, comment lang kayo ng comment, baka sa susunod kayo na po ang ating masa-shoutout. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa labis-labis niyong pagsuporta nitong ating munting programa. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.